Maayos na pakiusap ang hinihingi ng mga police at traffic enforcer sa motoristang pumarada sa gitna ng kalsada sa Muntinlupa City. Pero masasakit na salita ang kanilang natanggap mula sa driver. Kwento ng kumuha ng viral video na ito na si Timothy Rambayon, tauhan ng Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management, bandang 6 ng gabi noong Miyerkules, nang lumesponde sila sa tawag na may kotseng nakaparada sa kahabaan ng Susana Heights Road na nakaabala na sa daloy ng trapiko. Noong una, akala umano nila'y medical emergency ito, lalo't ilang minutong nakayuko lang sa manibela ang driver na kinilalang si Franz Luke Orbos. Ang tagal na po ang traffic doon sa Susana. Around 30 minutes na po siyang naka-stuck doon. Pinakiusapan ng mga police at enforcers ng Muntinlupa Traffic Management Bureau si Orbos na itabi ang sasakyan. Pero sa halip na sumunod, tinulak at pinagmumura niya ang mga ito. Bakit ako po sa hindi niyo ba ako kilala? Hindi niyo ako kilala? Hindi niyo ako kilala? Ano niyo ba sino tatay ko? Paulit-ulit din niyang sinigawan ang mga police at traffic enforcer. Binubuli-buli na niya po yung traffic enforcer natin. Tutusin, pwede na po siya damputin kaagad. Kasi minumura niya po yung mga naka-uniform. Maximum tolerance po ang sinasabi ko po sa tropa. Kinokontrol din po namin, siyempre makakasamahan po namin eh. Baka maunang galit. Ilang beses ding pumalag si Orbos ng akmang popusasan. Matakotak sa inyo. Ha? Sige, tumawag ka! Maximum. Sir, maximum tolerance. Ano? Pampanatang kita, Ipinakita pa ng suspect ang kanyang ID para ipagdiinang siya ay isang Orbos. Pero hindi na nausisa ng mga otoridad kung sino ang sinasabi niyang kanyang ama. Doesn't matter naman sa investigation kung sino yung kamag-anak niya o kilala niya o tatay niya. Ang sa amin po, may ginawa po siyang labag sa batas, so yun ang i-file. Ayon sa Southern Police District, tila nakainom si Orbos nang mangyari ang insidente. Yes ma'am, lasing po siya at that time. Ang allegation is nakatulog siya sa kanyang sasakyan, siguro dahil lasing. Hindi naman sana problema yon, pero nagkukos nga ng obstruction sa mga motorist. Matapos ang mainitang diskusyon, tuluyang inaresto ang suspect. Alarm and scandal, resistance and disobedience to authority, direct assault at obstruction of traffic ang mga reklamong hinaharap ngayon ni Orbos. Pinuri naman ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang mga pulis na pinairal ang maximum tolerance sa insidente. I salute those policemen for showing who the better persons are. Parang telenovela lang yan, pero ganitong klaseng sitwasyon ang laging hinaharap ng inyong kapulisan sa mga lansangan. Mga taong hindi marunong respeto sa batas dahil pakiramdam nila ay hindi sila sakop ng batas. Giit pa ni Eleazar, ang batas ay batas na dapat sundin ng lahat. Bianca Dava, ABS-CBN News. Sa isang pahayag, nagsorry na po ang motoristang si Franz Luke Orbos sa kanyang nagawa sa mga pulis at traffic enforcer. Ayon sa kanya, labis na nasaktan din ang kanyang pamilya dahil sa insidente. Handaan niya niyang pagdusahan at harapin ang parusa sa kanyang nagawa.